Yes, Ivan, patuloy pa rin nga ang pagdagsa ng mga kababayan nating deboto ng Poong Nazareno dito sa Quirino Grandstand. At sa kasalukuyan ay nakuha natin na ang update naman sa crowd estimate ay nasa 6,000 ayon yan kay NCRPO Chief Elizar. At umaabot na raw ang pila dun pa rin sa paikot, ano, palampas ng Manila Hotel sa Maykalaw. So sa ngayon ay nakikita natin talagang napakarami po ang nag-aabang pa rin sa taas at sa ibaba, no, nitong stage nitong Quirino Grandstand. Papaakyat dito sa mismong stage sa likuran. Pero nakita rin natin na kakatapos lamang din itong misa para naman doon sa mga media at volunteers, mga police, miyembro ng AFP, BFP, at iba pa, no, na mga volunteers dito naman sa pahalik at hanggang sa kinabukasan na nga yan, ano, bukas para sa pista ng itim na Nazareno. So ngayon, ang talagang nakikita natin, ano, talagang napakahirap, yan naman taon-taon, ano, yung dinaranas ng ating mga kababayan na sakripisyo para sa kanila, para lamang makapunta nga dito at mahalikan ang paanan ng Poong Nazareno. Pero doble, syempre pa ang hirap na nararanasan, lalong-lalo na nung mga may kapansana na walang patid na talagang pumupunta dito taon-taon para lamang sila nga ay makapagbigay ng kanilang kahilingan sa Poong Nazareno. At kabilang nga dyan, nakilala natin itong si Jason De Torres. Nakikita ho natin na talagang yung kasama niya, no, lola niya, ay talagang hirap na hirap. Mula pa sila sa Batangas at si Jason ay 30 years old. Simula nang ipinanganak nga ito, ay na-diagnose na ito na may hydrocephalus. At yung kanyang lola na si Flor Deliza Asi, ang siyang nag-aalaga sa kanyang apo. At siya na rin ang nagpa siya, no? Ngayong araw na ito, nadalhin ang kanyang apo na si Jason. Parang na daw sa kanilang kahilingan na sana gumaling na ito. Napagamot naman daw nila ito, no, several times. Napunta na sila sa ospital pero talagang sadyang hindi nga daw talaga nagkakaroon ng sila ng palad, no, para mapagamot dahil sa kahirapan na rin. At alam mo, kung inyong maitatanong, ano, yung si Flor Deliza ay nanakawan pa habang natutulog kanina ng 1,000 pesos. Kaya talagang yung kaunting baon nila ay nakuha pa, ika nga, ng mga masamang loob na nananamantala sa kanila. Yung kaninang nakita naman natin na pilay, yan naman po ay si Francisco Eliores. Ito si Jason yan, ano, katulad nga na nabanggit ko, yung kanyang lola at siya ay nanakawan. Ito naman, si Francisco Eliores ay mula naman dito lamang sa Pier 2 sa Tondo. At siya naman ay ooperahan bukas dahil siya nga ay naaksidente sa motorsiklo kamakailan, ano, noong Disyembre. At ang hinihilingan niya, first time niya, ay talagang mabigyan siya ng pagkakataon na magkaroon ng successful operation at muling makalakad, sabi niya nga, dahil medyo nabali talaga ng husto yung kanyang binti. Samantala, nakausap din natin, ano, ang talagang isa sa mga medyo naantig tayo ay itong mag-asawa for 34 years na si Filomena at itong si Antonio Nunez. Mula naman sila sa North Fairview. Saan ni Lolo Antonio si Lola Filomena sa kanyang likuran, literal na anong wheelchair o kahit na anong crutches na dala, siya ay pinapasan lang ng kanyang asawa. At dahil na rin siya ay naputulan ng kanyang kaliwang binti dahil na rin sa sakit na diabetes. At siya nga ay kasama ng kanyang asawa ng pagkakataon. Sige. Mga kapuso, babalikan po natin ang kasama nating si Connie Sison mula dyan sa Quirino Grandstand para sa live updates sa pahalik sa Poong Nazareno.